Actually, wala talaga akong recipe-recipe. Yung nakagisnan kong mga luto, nasa utak ko na talaga yon, nakatatak na. So, ang una natin gagawin, ito, kailangan tusok-tusukin natin, di ba? Para madali siyang balatan pag naluto. Para rin madali ding maluto yung loob, right? Kasi kailangan natin itong ihaw eh. Yun yung masarap eh. Yung pag iniihaw tong talong, butasan lang siya all around. So, ngayon, gagamitin natin tatlong talong sa 1 pound ng ground pork. Hugas ng kamay! So, ngayon, gagawin natin, i-grill natin siya. Gagamit tayo ng portable gas stove, right? So, papatok natin yun, yung tatlo. Ikot-ikot. Pag wala tayong portable gas stove, pwedeng i-toaster. Gamitin ng toaster, high fire, pwedeng yung i-broil, di ba? Alexa, set timer for 1 minute. 1 minute, start now. So, ngayon, pwede na tayong gumawa ng iba pa dito, di ba? Pwede na tayong mag-peel ng patatas. So, mahilig ako sa tatlo, 3:1. So, 1 pound, tatlong maliit lang na patatas tayo kasi 1 pound lang, kaya maliit na patatas. So, nag-alarm na si Alexa. Alexa, stop. Naro-roast na siya, di ba? Lapit na. Mag-a-alarm ulit tayo ng mga 1 minute after natin siyang balik na rin. Alexa, set timer for 1 minute. 1 minute. So, since balat na yung mga patatas natin, kukuha tayo ng tubig. Kasi pag kinat natin sila, kailangan nakababad siya ng water. Yung water, room temperature or cold water. Kasi ang patatas, pag nabalatan, di ba, nag-o-oxidize siya. So, nangingitim siya. So, kailangan natin. So, tapos na ulit. Alexa, stop timer. Di ba? Minamadali tayo ni Alexa eh. Oh. Ano natin, cut natin yung potatoes natin ng maliliit na pa-cubes. So, ang tawag doon, brunois. Yung bata pa ako, passion ko talaga magluto. Nakikita ko yung lola ko na lagi nasa kusina. Ngayon, nung, ano mo yung kasing edad lang ako nung anak ko, bata, mga 6-7, gano'n, nakikita ko na lagi siyang nasa kusina, nagluluto. Lagi akong curious. So ngayon, nahiliga kong magluto. Sabi ko, alam mo, gusto ko yatang maging chef. So nag-aral ako sa Humber College ng Culinary Management. And then, yun na yung journey ko sa pagluluto. Okay. Ang bango. Ang bango na aamoy-amoy na yung pagro-roast niyo. So, after ng school, nakapag-work ako kaagad sa isang Italian restaurant in Mississauga. Oh, shit. Wala namang fire! Grabe ka naman! Sensitive to eh. Walang fire, champ. Pag naghihiwalay na siyang ganyan, malapit na. Wala, masyado ka namang sensitive. Italian restaurant, doon ako nag-start sa Mississauga. So, may mga line 1, line 1 cook, line 2 cook, ganun. So, nasa line 1 cook ako. And then, after that, sabi ko, ano nga, mag-venture na nga ako ng iba. Napunta naman, napadpad naman ako sa hotel. But dun sa hotel, ang nakakatawa dun, hinar nila ako as line 1 cook. As line 1 cook. Pero, yung manager natuwa sa akin, sabi sa akin, hindi ka bagay dun sa likod eh. Bagay ka sa harap, sa front desk. So, nalagay ako sa front desk.
hindi ako nalagay dun sa ano, sa position na gusto ko. Pero from there, syempre, stepping stone din yun. After front desk, naging supervisor ko. And then after that, lumipat ako ng F&B. Lumipat ako sa food and beverage department. Naging supervisor, then naging manager. Ayun, tuloy-tuloy na yun. So after nung hotel, parang sabi ko, ay, ano, namimiss ko na humawak ng kutsilyo. Tapos gusto ko na yung fast-paced environment ng kusina, yung may thrill. So ngayon, lumipat ako, nag-apply ako as product development assistant sa isang company ng baked goods. So naging, nandun ako sa R&D nila, sa research and development. So doon, nag-enjoy talaga ako kasi I have my own lab. You know, meron din akong assistant. Ang saya lang mag-work dun sa environment na gano'n na, ayun na naman, sa kusina ka na naman. Meron ka na namang sariling place para hawakan mo lahat ng mga gadget ng kusina. So, doon ako nag-e-enjoy. Abo, ito naman is yellow bell pepper. Naglalagay ako ng yellow bell pepper kasi medyo matamis-tamis siya from red and green. And then, last na hihiwain natin, lalagay ako ng yellow onion. So, yung yellow onion, I find it pinakamalasa siyang onion. Na maganda siya talaga na panggisa kasi pinakamalasa siya. But, eto nga, naiiyak na. May umaway sa akin eh, yung sibuyas. Hugas muna tayong kamay bago mag-wipe ng tears. So, tapos na siya. Tingnan natin ang napaka malambot na. Malambot. Pwede nang tanggalin. Mamaya, pag ano, pag malamig-lamig na siya, tanggalan natin ang balat. Ang next step natin, igigisa na natin ang ating mamoy or baboy. Okay, painitin natin ang ating pan. Hina-high fire ko siya para madaling uminit. Na, maglalagay na tayo ng oil. So, meron akong tatlong oil dyan. Pero ang ginagamit natin, avocado oil, panggisa. This is a stainless steel pan para hindi siya dumikit. Dapat mainit na mainit siya. So, mainit na mainit. As you can see, nag-umuusok-usok pa siya. Lalagay na natin ang ating sibuyas sa panggisa. Gusto kong marinig yon yung sizzling sound. Diba? Tapos ngayon, hina natin ng konti yung apoy. While I'm gisa, para lumabas lalo yung lasa ng sibuyas, lalagyan natin siya ng konting asin. Gisa-gisa lang tayo ngayon. Then, pag nakikita natin na nagiging clear na siya yung ating sibuyas, lalagyan na natin ang ating baboy, ground pork. Marami talaga ako natutunan sa lola ko, yung mga technique-technique, yung mga, alam mo, yung iba nga, it doesn't make any sense, pero ginagawa ko pa rin, di ba? So, tulad ngayon, yung kulay niya nagbago na. So, ibig sabihin, luto na siya, lalagyan na natin siya ng asin, konting asin. Alright, ganyan-ganyan. And then after that, drain natin yung patatas. Pagka-drain, isama natin. Then, haluin natin siya. Sinama natin yung patatas. Lalagyan natin siya ng konting toyo. Masarap din yung toyo pag nilalagay, pag na-evaporate na siya. Yung pagtuyo na siya, yung masarap. So, haluin lang natin siya. Tapos, hihintayin natin na maluto. So, lalagay natin siya sa 4 or 5 medium heat. Hintayin natin siya maluto. Takpan natin siya para maluto yung patatas. Okay? So, gagamitin lang natin yung kamay natin para balatan. Now, naging stay-home mom na ako. Kasi nagkaroon kami ng isa pang baby. So, sabi ng asawa ko, alam mo, para masubaybayan natin yung mga anak natin, mag-stay-home mom ka na. So, nag-stay-home mom na ako. Pero yung passion ko sa pagluluto, eto pa rin. Mostly 90% talaga ako dito sa kusina gumagawa. So, lahat ng mga request ng anak ko, nilulutuan ko sila. Kasi, siyempre, yun yung may offer ko sa kanila while I'm here. Tapos, gusto ko rin na paglaki nila, matutunan din nila yung pagluluto. Okay, tingnan na natin. Ayan na siya.
After mga 5 minutes, binuksan natin. Malambot na yung ating patatas. Ang susunod natin ilalagay yung bell pepper. Tapos, natutunan ko pa sa lola ko, kapag nagluluto ka, dapat lagi kang masaya. Kasi yun daw yung nagpapasarap sa pagkain. Okay, so ngayon, nilagay natin yung bell pepper. Sarado ulit natin. Takpan. So, kailangan natin ng itlog. 4 na itlog. Isnapin mo itlog. So, dito tayo sa itlog ding maglalagay ng asin at ng paminta. Para siyang butter niya. Lalagyan lang natin siya ng flour para makombine siya. So, 1 tablespoon. Ayan, pa-flat natin. Nung bata ako, madalas kong makita yung lola ko nagaganto. Hanggang sa isang araw, sabi niya, oh, ikaw na magganto. So, ako na yung nagpa-flat ng ano namin, ng talong. Tingnan na natin. Ayan na siya. Okay, so ngayon, tikim lang tayo kung tama na yung salt. Pagpapalamigin natin, tatanggalin natin sa apoy. Tapos, hahalu-haluin lang natin. Maraming ang challenges before na dumating na para tanggapin ng pagiging housewife. Pero may reward pala talaga yung stay home mom. Because you always see your kids. You see them grow. Nakikita mo yung mga personalities nila na yung nakikita ko yung sarili ko sa kanila or yung asawa ko sa kanila. Iba talaga yung time, spending time with them. Yung time na nakat-focus ka sa kanila. Yung hindi lang naman pagluluto din ang ginagawa ko eh. Nagtuturo din, right? Inaasikaso sila sa school. When they have personal problems, lalo na yan, dalawa yung anak ko, 10 years gap sila. Yung isa high school, yung isa nasa grade 1 pa lang, yung isa grade 11. Parang, alam mo yon, yung nagja-juggle din ako na dito sa isa kong anak, dapat medyo sensitive ako yung sa grade 11 ko. Then yung bunso ko naman, parang ano lang kami, happy-happy lang kami lagi. So it's really yung, wow, pag hindi kaya ako naging stay-home mom, sino na yung guidance nila? Sino na yung, kanina na sila maglulook forward to have some help, right? Lalo na ngayon, yung kabataan ngayon, ibang-iba na talaga. So ngayon, magpiprito na tayo. Meron tayong non-stick pan. Papainitin natin siya ulit. High fire. Lagyan natin ulit ng oil, ang prito. Tapos ngayon, ilalagay natin to. So hindi siya masyadong mainit para maluto pa siya. Lagay natin sa top. Para hindi siya magsagi, ilalagay muna natin siya dito. Pag nakita na natin na medyo brown-brown na yung gilid niya, pwede na natin siyang baliktarin. So, nasa ano lang tayo, low fire para maluto yung flour and para maluto yung egg. Baliktarin natin ulit. Tingnan natin. Ayan. Malapit na siya maluto. Konti na lang. Eto na ang ating final product. Ang ating tortang talong na may giniling. Pwede na natin siyang partnera ng ketchup. Yung mapapayo ko lang sa mga aspiring chefs, aspiring cooks, huwag kayong mag-give up. Kasi in a class, 50 kayo doon, 10 lang kayo na magiging chef. Yan din ang sinabi sa akin ng professor ko noon sa Humber. So, don't ever give up. Marami kayong matututunan when it comes to techniques. Meron kayo dapat na, you know, your taste buds. Alagaan nyo yung taste buds nyo. And to all the parents out there na mahilig din magluto, you know what? Yung pagluluto, pwede nyo yung gawin na maging bonding moment ng mga anak nyo. So, try to, you know, like,
give a lot of time with your kids. Kung lagi kayo nasa kusina, papunta rin din yung mga anak nyo doon para yun ang moments nyo together. Yun lang.